Kape, ang bumabangon sa atin kada umaga at ang kapartner ng kape ay walang iba, ay ang tinapay. At ito ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ikuzuo! Dito sa Lonyon ay maraming iba't ibang panaderya, bakery na nagbebenta ng iba't ibang uri ng tinapay. At aking pinuntahan ang dalawang natatanging bakery na natitira dito sa La Union na gumagamit ng pugon o yung traditional na ginagamit sa pag-bake ng mga tinapay. Yo, yo, yo! What's up sa mga pinagpala? What's up mga kagoping? So nasa likuran ngayon natin ang isa sa mga pinaka lumang bakery dito sa La Union. Pero sad to say, hindi na natin siya na-video, na-feature kung ano yung kung baga itsura niya dati kasi sa ngayon, under renovation na siya. And buti na lang nas under renovation na siya kasi itong bakery na to is naging parte na ng sa buhay ng mga karamihang taga La Union, specifically taga San Fernando, taga San Juan, or any town near here in San Fernando. Ikaw, may mga memorable experience ka ba sa Cosmos Bakery? Oo naman, dalit rata nilang cream cuts. Ito masarap talaga, favorite ko na yun. Green girls, favorite naman. Kasi ako, si mama ko dati, she used to sell mga merienda sa school. Nalala mo yun? Bumibili ka rin kay mama ko dati. Yung isa, minsan nagbebenta siya ng burger and yung buns na ng burger na yon is dito niya binibili sa Cosmos. So, yan. So, tandang-tanda ako pa. Bata pa lang ako nun. Yan. Budget-friendly burger, budget-friendly buns. Siyempre, pangmasa talaga. Pangmasa talaga. Sa Cosmos lang yan. So, aside from Cosmos, di ko alam kung nasan yung ano nila. Yung may ano sila doon. May tawag ito, lumipat daw sila doon. So, pupuntahan natin yun mamaya. Pero tignan natin kung ano pa ang mga lumang bakery dito sa La Union. So, yan. Usapang tinapay tayo ngayon. Usapang bakery. Tara! Let's go! Ayan naman, amin nang pinuntahan ang unang bakery aming papasyalan. Ito'y walang iba kundi ang Frisco Bakery ay isa sa mga pinakauna at pinakamatandang bakery na hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin. At doon nakapanayam ko si Mr. Robert Lee na pag-usapan namin ang history ang Frisco Bakery. Ang Frisco Bakery ang established noong 1959. Grabe, ang tagal na pala nito. At ngayong taon, ito na ang pang 62 years nilang nag-ooperate at nagbebenta pa rin ng iba't ibang klase ng tinapay. Ang kwento ni Mr. Lee, itong current location ng kanilang Frisco Bakery ay hindi dito napatayo ang pinakauna nilang bakery. Bata pa lang siya noon, ang location ng kanilang bakery is from Plaza Hotel hanggang sa napunta sa hilera ng Julius Bake Shop kung saan dati dun sila nagpa-park, dun sila naghihintay ng iba't iba nilang sasakyan papunta at paakyat sa bundok. Dahil wala pa daw masyadong bakery noon, dinaragsa at dinudumog ang kanilang bakery. At nasunog daw ang City of San Fernando noon, so kailangan nilang lumipat muli. Hangat ang kanilang building ngayon ay napunta sa tabi ng PC for Me. Isa pa sa aking tinanong kay Mr. Lee kung bakit Frisco Bakery ang pangalan ng kanilang business. Ngunit bigo akong malaman ang information na ito dahil ang nakakaalam daw ay ang kanyang mga parents. Sa kasalukuyan, ang madalas na binibenta sa Frisco Bakery ay mga buns, loaf breads, and yung mga biskuit na pangkape, yung sinasawsaw sa kape na matigas na mga tinapay, na kung saan ito yung mga kadalasang mabibili nyo sa store. Well, malay nyo, yung nabibili nyo palang biskuit na yan is dito sa Frisco Bakery na gawa. At itong mga tinapay na ito ay binake sa loob ng isang pugon. Pugon ang tawag nila sa kasangkapan nila sa pagluto ng mga tinapay at ito'y ginagamitan ng panggatong or mga kahoy. And to my knowledge, si Frisco Bakery na lang ngayon ang natitirang gumagamit ng ganitong kasangkapan. At ang tanong ko ay bakit? Dahil sa ngayong modernong panahon na tayo, marami ng mas high-tech na kasangkapan na pwedeng gamitin para mapabilis ang kanilang pagbe-bake. Di ba? Ang sabi ni Mr. Lee, iba ang lasa
ng mga tinapay na na-bake sa Pugon. Mas masarap daw ito at syempre natural. At ang dagdag pa niya ay mas hinahanap ng foreigners ang mga tinapay na na-bake sa kanilang Pugon. Kaya naman pala na hanggang ngayon, ang Frisco Bakery ay still in business. Dahil bukod sa unique na Pugon Fresh nilang tinapay, dagdag pa ni Mr. Lee kung bakit sila nagtagal ng ganito, 62 years in business, dahil ang kanilang tinapay ay bukod sa masarap, ito'y laging bagong luto, mura, at pangmasa. Pagkatapos namin sa Frisco, sunod naming pinuntahan ang temporary na pwesto ng Cosmos. Doon ko nakapanayam si Mrs. Lilitam at unang sinabi ko sa kanila, "Ma'am, akala ko po nagsara na kayo." Yun pala, under renovation lang pala. At doon na mention niya na ang City of San Fernando is lumalago ng lumalago. So, kailangan nilang makipagsabayan. Kaya naman, eto sila ngayon, nagre-renovate ng kanilang pwesto. So, tinanong ko si Mrs. Lilitam kung sa pag-renovate nila na yun, is meron pa rin yung kanilang Pugon Fresh na mga tinapay. What I mean by that is, meron pa rin ba yung traditional nilang kasangkapan? At kung gagamitin pa ba nila iyon after ng renovation? At ang sabi niya sa akin, meron pa yung Pugon. Ngunit sa kasalukuyan, ang kanilang ginagamit na ay ang mga makabagong kasangkapan for baking. Dahil mas mabilis at mas madali, lalo na para sa kaniyang mga empleyado. Siguro yung Pugon na yon is baka hindi na raw magamit, pero andun pa rin siya sa kanilang building. At baka i-preserve na lang ito. Dahil yung Pugon na yon is mas matanda pa siguro sa mga matatanda ngayon. Dahil na-establish ang Cosmos Bakery pagkatapos ng World War I, 1935. So nasa 86 years na ngayon ang Cosmos Bakery. Ayan, ganun na siya katanda. Bago pa sumiklab ang World War II, is meron na ang Cosmos Bakery. Ngunit sa kwento ni Mrs. Tam, ang kanilang building na under renovation ngayon is hindi din yun yung unang building nila. Dahil kagaya kay Frisco Bakery, ang buong San Fernando daw dati ay nasunog at ang kanilang building ay napasama sa sunog na iyon. But fun fact, yung Cosmos na lettering daw sa kanilang building, meron na during those wars. Grabe. I'm amazed. And meron pa, another trivia, kung mapapansin nyo yung kanilang loaf bread. Ang kwento ni Mrs. Tam, 1986 pinalitan niya yung logo ng Cosmos, and doon nagalit daw yung asawa niya eh. Dahil yung logo daw na iyon is nasa 60 to 70 years na noon, and yun na yung naabutan niyang logo, yung mga nasa 36 years old pa siya. Then I asked Mrs. Tam, what is their secret recipe na tumagal sila ng 86 years and counting? Ang sabi niya, nasa quality ng product and nasa presyo. Aanhin niya ang malaking tubo kung hindi naman bibilhin ng mga customer. Okay lang daw sa kanila kahit konti lang yung tubo. Basta't may customer na bumibili. At dagdag pa niya, yung kanilang mga Hong Kong bread, pandikoko ay malakas pa rin at binibili pa rin ng customer kahit matagal na. Kesa sa mga bagong tinapay like ube cheese pandesal, ang sabi niya, nung una malakas yun, pero ngayon medyo tumumal na. So yung mga bagong tinapay ay weather-weather lang. So iba pa rin ang mga lumang tinapay dahil yung mga tinapay na iyon ay mga panlasang Pinoy. Na talaga namang babalik-balikan anuman ang umuso, anuman ang bago. At dagdag pa ni Mrs. Tam, ang mga ibang customers nila na galing abroad na nagbabalik bayan is hinahanap-hanap ang kanilang tinapay. And aside from it, pagbabalik ulit sila
sa kanilang pinagtatrabuhuan abroad is magdadala sila ng kanilang pasalubong, bibili sila sa Cosmos Bakery at ibibigay sa kanilang mga katrabahuan. Wow, di ba? And lastly, I asked Mrs. Tam, what are their plans? Lalo na pag nag 100 years na ang Cosmos Bakery. And ang kwento niya, apat sa mga anak niya is isa lang yung may gusto ng business niya. And sabi niya, kung sino man ang magmana ng bakery nila, is hindi na sila mamomroblema. Dahil ang pangalang Cosmos ay well-established na sa paglipas ng maraming taon. And may nabasa daw siya na isang magazine patungkol sa isang bakery sa Kamuning. And doon sa Kamuning na yun, is nagpamigay sila ng sako-sakong tinapay. And yun daw yung gustong mangyari ni Mrs. Tam if they reach that 100 years. Because it's already a blessing yung magtagal sa business ng ganun at tinatangkilik pa rin ng customer ay isa talagang malaking blessing. Ang dagdag pa ni Mrs. Tam, hindi lang laging take ng take, kundi dapat give and take. Dahil ang customer ay ang siyang tumutulong sa'yo sa pagtangkilik nila ng mga produkto mo. At kahit papano, konting bagay lang na malugi ka ng isang araw ng ilang sako. And it's their way to thank the customer na kahit papano, ilang taon na ang lumipas, is tinatangkilik pa rin nila ang kanilang mga tinapay. At bago ko tapusin ang video na to, sana'y na-inspire tayo kahit papano sa kwento ng bakery ni Mr. Lee and Mrs. Tam. Na mula noon tulad ng tinapay ni Frisco at ni Cosmos ang bumubusog sa atin hanggang ngayon. At hindi natin maikakaila na bilang isang Pilipino, ang tinapay ay may malaking parte sa ating buhay. Bakery na pinuntahan natin. Paki-comment, paki-share sa amin at pupuntahan natin at siguro interviewin na rin natin. Kasi sa pagkakalam ko, ayan, medyo nag... Hindi pa lang din. Kasi sa pagkakalam ko, kasi nag-research din ako. Tinag ko sa Google, bakery, bake shop, panaderia. Ang lumalabas lang, si Cosmos at si... Ano sa Frisco Bakery, yung mga pinakaluma dito sa La Union. So kung may alam pa kayong iba, yan. Alam na, share na yan sa comment section. Comment na kayo. So yun guys, ito na natin tatapusin ang ating video. Don't forget to like, subscribe, and share. Paabutin niyo ako ng 1,070,000. Makabot! 1,070,000 at mayroon tayong 800,000 plus na population sa loon nyo. Sana maging subscribers ko lahat yun. Wow! Master. So, yun lang guys! Bye-bye! Okay! Shout! O, patasin mo yung ano. I-flip mo. Yeah. Hindi, yung kamay mo.